Hey guys! Kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. In today's video, gusto itatanungin kung ano ba yung nararamdaman mo kapag narinig mo yung business card. Uso pa ba to? 2021 na ngayon? Bakit meron pang business card? May gumagamit pa ba nito? So dahil hindi mo masasagot yung tanong ko na yon, ako na lang muna ang sasagot para sa'yo. You wanna walk? Kila? Huh? Yes? Look at daddy's face. Huh? Can you remove it now? Remove it. Look! Balahibo. Don't put in your mouth. Naghihintay kami ngayon ni Kila dun sa gumagawa ng business card ko. Ang sabi ngayon ko pipick up and after 2. Eh anong pecha na? Tapos pagdating ko doon, hindi pa raw tapos. Ang sabi pa sa akin, hindi raw matatapos ng isang oras. Pakbay tayo. Ito. Dudong. Ang dami ng print ni Manong para sa akin, no? Binigay niya na ng libre. Reject naman. Kinuha ko na lang din para may proof ako sa inyo na galing ako doon at nagpagawa ako ng business card, no? We got home, guys. Galing doon sa pagpapaprint ng business card. Hindi ko inaasahan yung mga nangyari. Maliliit masyado yung font ng number, so hindi masyadong kita. Yun, isa yun sa mga problema. Tapos, yung may-ari naman, medyo may edad na rin kasi siguro dahil kaya hindi niya masyadong maayos yung alignment ng mga prints. So, pag piprint niya kasi, yung sa likod, hindi nagtumutugma dun sa harap. So, kasi baliktaran. Ito kasi, papaliwanag ko sa inyo yung design, no? Sa harapan, yun yung info, yung detail ko, yung mga personal info, yung number, yung email, yung pangalan ko, tapos yung profile ko. Tapos sa likod, sample ng mga shot ko na nakuhanan ko sa wedding. Yun yung idea ko dun sa business card. So, para pag nakita ng client, meron na agad silang makikita ang sample ng gawa ko. So, hindi nila kailangan punta sa website. Dun pa lang makikita nila. So, yan. Ito yung sample ng wedding na nakuhanan ko. Kinuhanan ko. So, ito yung likod. Tapos, ito yung harap. So, ang ganda, di ba? Ang ganda sana ng idea. Kaso, hindi mapagtagpo ni Manong yung harap at likod. So, pag ikakat na, minsan sobra dun sa kabila, sobra naman dun sa kabila. So, hindi ko na pinilit kasi nakita ko naman yung effort nung matanda, pero hindi talaga niya magawa eh. So, sumakatuwid, ang business card ko ngayon, nagsend ako sa kanya ng bago. Wala nang print sa likod, detail ko na lang sa harapan. So, yun na lang muna. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko susukuan to. Gagawin ko pa rin to. Kung hindi man sa inyo, sa iba ko na lang gagawin. So, pag nakakatanggap ako ng business card, ang dating sa akin, parang formal eh. Kumbaga parang mas pagkakatiwalaan ko tong tao na to kapag meron siyang business card. Ganon yung dating sa akin, mas formal siya, mas professional. Kung ako ang tatanungin mo, kahit 2021 na ngayon, okay pa rin na gumamit ang business card. Okay na meron kang website, of course, maganda yan. Or kung hindi, yung Instagram mo, doon mo ilagay yung mga photo mo, or Facebook, para meron titignan yung tao, or yung clients mo. Pero iba ang dating ng business card eh. Ang isa sa mga mapapayo ko sa'yo bilang isang photographer ay magdala ka palagi ng business card para mas mabilis mong ma-network yung sarili mo. At saka pag may nagtanong sa'yo, meron ka bang business card? Ganito kasi, nandun sa wallet ko, naiwan ko. Hindi po pwede yun. Kasi meron pa rin client na nagtatanong ng business card.
Alam nyo ba na proud ako sa sarili ko dahil ako ang unang nakaisip ng ganyang konsepto pagdating sa business card? Masaya ako at proud na proud sa sarili ko dahil isipin mo yun, sa dami-dami ng pwede makaisip noon, ako unang nakaisip. Meron ako napanood na isang photographer sa YouTube din, ganyan yung calling card niya or business card niya. So, ginaya ko lang yung konsepto na yan. So, hindi ako ang original yan. Joke lang yung sinabi ko nung una, na ako ang original. Gaya-gaya lang din ako. Yun guys, that's it for today's video. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. As always, no? Yun naman ang gusto ko eh. Dapat may mapulot kayo sa mga video ko kahit papano kapag pinanood nyo para hindi sayang yung oras ninyo. Ako nag-uumpisa ka sa business, no? Mahalaga rin yung may ganito ka. Like, comment kayo. Subscribe kung hindi pa. And I will see you sa susunod na video. Bye-bye. Saya mo merong ano nakyutan kay Kila. Binigyan siya ng tinapay. Pabalik-balik kasi doon sa stall ng babae. Nagbibenta siya ng sausage at saka tinapay. Ayan. Binigyan siya. Naka-freebie ka pa, ha? Ikaw, ha? Wala pa rin yung hinihintay ko na tawag nung may-ari nung ano, gumagawa ng business card. Kasi sabi nila tatawagan nila ako, eh. Pero syempre, hindi ko hintayin ng yung tawag lang. Tinatawagan ko rin sila pero hindi rin sumasagot. Baka nagkakasabay kami ng tawagan, no? Kasi sila tumatawag din ako, tapos baka tumatawag din sila, no? Wala talagang tawag.